sigurado ako, gustong-gusto nyo ito. Talagang diba, poda chika ang person, ha? Talaga, ha? Parang ayaw mo nagsasalita. Sa edad kong to, yun yung very first time na na-experience ko na... Eko, ako hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baka mabaliw ako. Parang sa pamilya, may mga issues na hindi natatakaw. Mm. Kumbaga sa sugat, yung binaban-aidan lang, pero hindi naman talaga nagagabon. Ang dami ko kasi hindi. Maganda ba ako? Oh, nako, eto na naman tayo. Sigurado ako, gustong-gusto nyo ito. Napakaganda naman talaga nung gumanda. Sus, Mariose, papayag na ako na mas maganda siya sa akin. Siguro naman alam nyo na, hindi ba? Ang nag-iisang vice ganda. What's up, what's up mga ka-JV? Magandang araw sa iyo, Inay. Alam mo talaga, ako yung tinutukoy mo. Wala na ibang pinakamaganda rito na ngayon sa, ano, sa balat ng show business. Ano mamukod lang yung kagandahan ko. Kaya alam ko ako yung ni-intro mo. And thank you so much for joining me dito sa content ko. So, ngayon guys, so makakasama natin na nag-iisang diamond ayoko star. Ayoko na matulog para mahagad ako, pero hindi talaga nangyayari yun. Para mahagad ako, pero hindi talaga nangyayari yun. Para yung matubig sa dagat ay yun. Talagang poda chika ang person, ha? Talaga, ha? Parang ayaw mo nagsasalita ako. Ay, hindi. Gusto ko, anak. Gustong-gusto ni Inay. Ngayon, fun lang tayo. Parang maglalaro-laro lang tayo. Tatanungin lang kita. Ganyan, sasagot ka. Ganun interview? Lang mga... O, interview. May mga diba? Itatanong? May mga itatanong ako sa'yo. Pwede mo na ba i-text yan? Sa'yo, nandito na lang kita sa text. Tapos pinakita mo na lang sa kanila yung hindi, anak. Mas maganda, siyempre, pag ganito nakikita nila yung kagandahan mo na sumasagot ka. O, ngayon, ang gagawin natin, pabubunutin natin si Vice. Sarap ko, hindi lang naman yan. Hindi ba nababasagin yung lalagyan? Plastic, narinig ko agad yung diamond stat. Tapos yung titipid sa konti. Buti pa yung arinola ng lola ko. Yero. Ito talaga plastic. Parang pinaglagyan ko ng mga kwento nung bata. Tapos yung naubas, hindi pinatapo ng magulang. Okay, anak, okay. Ikaw talaga. Parang magbibingo lang tayo dito. Oo nga. Bubunot ako. Bubunot ka ng isa, bibigay mo sa akin. Miss Q&A, ganun. Yes! O, oh, di ba? Akala na naman ito kapatid mo pagkain to. Hindi tera yan eh. Ang tanong. Anong bagay nung hindi ka pa si Vice ganda ang namimiss mo? Actually, wala. Kasi bata pa lang naman ako, wala pa. Kasi showbiz, mayaman na yung pamilya namin. Parang we can afford everything. Everything that we like is just, you know, it's available in our house. In fact, when I was a kid, we have 72 flavors of ice cream in the refrigerator. So, you know, well... Siyempre, yung ano, in general, yung simplicity of life, yung kakalmahan ng buhay, namimiss ko yun. Yung pagpunta sa mga simpleng lugar, mamamalengke ka ng kalma lang. Pero ngayon kasi, hindi mo na may experience yon kasi syempre, merong mga magpapapicture sa'yo, merong mga kukuha ng attention mo. Hindi pa ako naglareklamo, Lord, okay lang naman po yun, kahit yung balain nila ako. Ang mahalaga magandang balik, malaki ang kita naman, kaya hindi ko na rin na-arte. Oo, diba? Wag na. Masaya naman eh. Yes. Bunot, anak. Bingo ito, bingo. Ang daming bunot, anak. Sa ene. Kung hindi ka niyaya ni Ayon magpakasal, gugustuhin mo ba na siya yung pakakasalan mo? Kung di niya ako inaya, aayain ko din naman siya. So walang mangyayari pa rin talaga siya, by hook or by crook. It was a moment that I have long waited for. It was a moment na gusto ko na mangyari nung oras din na yun. Nung na-meet ko si Ayon, na-share ko to sa showtime, nung na-meet ko si Ayon, I realized that I was so blessed because I finally found that one person that I both want and need. I want him to be in my life and I need him to be in my life. Wow. Yung ganun. Di ba? Ang wow. Ganda. Ang ganda. Pang-patient. Nagulat ako dahil hindi ka nagsabi sa akin.
Siyempre na bilang nanay mo, hindi ko alam kung ano nangyayari sa buhay ng anak ko. Eh, tawag ng puso ko siya, di ba? Kaya sabi ko, kailangan ko unawain kasi anak nga kita. Ganon. Support. Supportahan, di ba? You be happy for someone else's happiness. Yes. Yung gitera, kapangit yun. Oo. Lalo na kung pangit ka na, tapos inggitera ka pa, di double whammy yun. Diba? May mga ganyan. So, sino ina yung mga pangit na inggitera pa? Nasagot sa anak ko. Kumunti ka sumagot, di ba? Initials. O anak, eto na. Ang dami ng bunutan dito. Ba't di ka nag-dentista? Ang dami mo palang ipapabunot. May plano ka bang magkaanak? Kung gusto kong mag-anak, yes, gusto kong magkaanak. Hindi ko lang alam kung kailan ko siya magagawa. Magkukwenta ka. Para pagdating mo ng, let's say, 40, ilang taon na yung bata. Correct. Actually, diba? Nagko-compute din ako. Oo, maalagaan ko pa ba ito pag ganitong edad? Yung ganyan. Diba? Pag nag-debo siya, ilang taon ako noon? Makaka-attend pa ba ako ng big party niya? Maisasayaw ko pa ba siya? Mm-hmm. Iniisip ko rin yung mga ganun. Babae ba o lalaki? Mm-hmm. Ang gusto mong maging anak. Siyempre, gusto ko girl, di ba? Para maayusan ko. Uh-huh. Pero lalaki, bongga na rin. Basta gusto kong magkaroon ng anak. Uh-huh. Okay. Kung ikaw, kunyari natin ako, inay, ano bang magandang anak ko, babae ba o lalaki? Sa'yo? Both. Kaya lang kasi natatakot ako, pag nagkaanak ako, baka ang manahin niya yung itsura ko noon. Huwag mo lagyan ng pilik mata, ha? Baka kasi baby pa. Baka mga 2 years old pa nga lang, yung naka-noseline na. Oh, eto na, mga kaibigan. May ayaw ka ba sa akin? Hindi naman pwedeng wala. Actually, inaantay ko rin tong point na to na mapag-usapan na parang sa pamilya, may mga issues na hindi natatakaw. Mm. Kumbaga sa sugat, yung binaban-aidan lang, pero hindi naman talaga nagagamot. Actually, wala. You may not be a perfect person, but your imperfections are okay with me. Hindi naman ako naghahangad ng ng perpektong tao o kaibigan o kasama sa buhay. Diba? Sapat na yung nagkakaunawaan tayo. Tanggap natin ang isa't isa at maganda tayo sa paningin ng isa't isa. At alam nating mahal natin ang isa't isa hanggang sa dulo, no yes, matter what. Kahit na ano pang mangyari. Oh. Kaya wala kayong pakialam. Kung wala kaming ayaw sa isa't isa, bakit ba kailangan magkaroon kami ng ayaw sa isa't isa? Eh, wala nga. Mayroon akong hindi gusto sa relationship namin, pero not necessarily sa isa't isa. May mga times na gusto ko magkasama kami, yung kanina nga lang nag-aya ko, mag out of the country tayo, inay, magpunta tayo ng Japan. May mga gusto kong ganun, yung magkaroon ng moments na kasama ko siya, pero hindi talaga namin maituso. Diba? Alam ko yun eh, mangyayari yan. Diba? Diba? We're so sweet to each other. Yes! We love each other so much. Wala kaming ayaw sa isa't isa. Diba? So, kanino ka may ayaw? Ay! Ito na mga anak ko. Diyos ko, natetense tuloy ako pag tinatanong mo, ako yung naninervyos eh. Sino yung pinakaayaw mo artista? Ay, Diyos ko, huwag ganun. Ay, kung nagkaroon ka ng pamilya sa isang bangka, sino ang una mong sasagipin? Nanay mo, asawa mo, o anak mo? Wala. Wala kang sasagipin? Bakit ko naman sila kailangan sagipin? Eh, sinabi mo lang naman nasa bangka kami. Wala ka namang sinabing tataog yung bangka. Wala ka namang sinabing may bagyo o dilog yung mangyayari. May parang ganun lang. Ay, hindi. Wala kang nabasang ganun. Parang tanga. Parang pula ka. Biglang magulat yung nanay ko. Anong ginagawa mo? Sinasagip kita. Bakit di ba tayo lulubog? Di ba? Wala ka namang sinabi. Sinabi ka malulubog sige dyan? O isa pa. O ikaw, kung lulubog ang bangka. I will just cross the bridge when we get there. Kung i-rewind mo ang buhay mo ngayon, ano ang gusto mong i-edit? Siguro yung part na yung napatay yung tatay ko. That was very tragic. It was very tragic. Na-experience ko yun as a child. Diba? For a child to experience that, na pinatay yung tatay niya sa harapan ng pamilya niya. Ang hirap-hirap nung naging buhay namin pamilya. Yung pamilyang, yung araw-araw nabubuhay kaming takot. Kasi feeling namin isusunod na kami dahil tinatakot kami nung pumatay sa tatay ko, yung magigising kami sa isang araw, may nambabato ng bahay namin kasi tinatakot kami nung pamilya. Yung ganun. Tapos naalala ko yung nanay ko nung mga panahon yun, ang payat-payat na. Ngayon ko lang syempre nung unawan kung ano yung depression. Sabi ko nga, nung time na yun,
sobrang depression siguro yung inabot ng nanay. Hindi. Ang payat-payat na ng nanay ko, butot balat na siya. Tapos yung pabalik-balik lang kami sa City Hall kasi inaayos namin yung kaso ng tatay ko. Dahil mahirap kami, hindi na namin na itaguyod yung kaso. Hindi namin nabigyan ng hustisya yung tatay ko. Hanggang yung sumuko na lang kami na huwag na. Umabot na kami sa ipagpasa Diyos na lang natin. Tapos umalis na yung nanay ko kasi walang-wala nang kailangan niyang itaguyod yung pamilya ko. So, nagpunta ng Amerika, nag-TMT, so lumaki akong walang nanay, wala na nga akong tatay, wala pa akong nanay. Yung ang daming mapapait na nangyari sa buhay ko na feeling ko, yun ang ugat. Pag nire-recall ko yun, nabibigatan pa din ako. No child deserves to experience that. No family deserves to experience that. No wife deserves to experience that. Isa rin yun sa mga pinakamalalaki ang rason kung bakit ang tapang-tapang kong tao. Kung bakit ang tatag-tatag kong tao. Kasi nga minsan pag may pinagdadaanan ko, iniisip ko, yun nga, nairaos namin. Ito pa kayang mga problemang dumadating sa akin, sa buhay ko ngayon, di ba? Malaking bagay yun sa strength na meron ako ngayon, sa wisdom na meron ako ngayon, sa understanding about life, yung pag-unawa ko sa forgiveness. Kasi yun yung magpapagaan ng pakpak mo para makalipad ka. Ang ganda nun. It wasn't very easy for a lot of people to forgive, especially kung ganun kalaki yung pagkakasala sa'yo. Pero ako, I have forgiven that person na pumatay sa tatay ko. Fully, sincerely, and wholeheartedly. Kaya ko siyang makita nang hindi na ako natatakot sa kanya. Nakikita mo yung mukha niya? Yeah, malinaw sa akin. Malinaw. Nung nabalitaan ko nga na may sakit siya, sabi ko dun sa kapitbahay namin, kahit sa TV, sinabi ko yun eh, na kung nanonood ka, gusto kong malaman mo na pinapatawad kita. Kasi for sure, kilala niya ako eh. For sure, kilala niya, alam niya yung nangyari sa akin, kung ano na ako ngayon, di ba? For sure, napapanood ako ng pamilya niya. Kaya sabi ko, kung napapanood mo ako, gusto kong malaman mo na pinatawad na kita. Kasi ngayon may karamdaman ka at matanda ka na, baka yun ang nagpapabigat sa kondisyon mo. Alam mo na, inay, nung lumalaki ko noon, nahihirapan ako. Pero kung ikaw nanay ka, tapos na-experience mo yun, paano mo aalalayan yung mga anak? Anong sasabihin mo sa kanila para hindi sila lamunin nung napakapangit na experience na yun? Oo, hindi ba? Hindi ko alam. Bilib din mo kay mama, no? Iba rin siya. Doon ako nayalig talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baka mabaliw ako. Kasi yung mga anak, si Mai, ang iintindihan lang nila yung sarili nilang nararanasan, eh, di ba? Pero you as mothers, lahat yun dadamihin nyo, lahat yun iindahin nyo, lahat yun iisipin nyo. Tama. Kaya ang hirap ng posisyon ng mga nanay, ng magulang. Mahirap. Pero mahirap din yun para sa anak. Ikagaya mo, anak ka. Mahirap nun. Let's move forward. Ito, anak, konti na lang. Ayoko, parang malas to. Parang mas malungkot yung tanong na yun. When was the last time na umiyak ka and why? A few days ago, Sunday night. Pero iyak na masaya. Kasi nung nagpunta kami ng Bohol, pagkatapos namin mag-dinner, may acoustic performer. Tapos pagkatapos mag-perform, naiwan doon yung microphone, tapos yung sound system. Tapos sabi ko sa family, sabi ko, hindi kasi ngalong tayo, kung sino kakanta, bibigyan kong pera. Lahat sila pinakanta ko. Ang unang kumanta yung nanay ko, kumanta siya ng Moon River. Oh. Unang line pa lang niya ng Moon River, tumulo na yung luha ko. Kasi for the longest time, sabi ko, na-miss ko pala yun. Yung kumakanta yung nanay ko. Kasi yung nanay ko, mahilig kumanta. Kinakantahan niya talaga ako. Ang unang kantang natutunan ko ay ano, Ama Namin. Kahit mukha ko akong demonyo. Hindi naman, sobra naman to. Ay Ama Namin. So tapos lagi niya akong kinakantahan. So na-miss ko pala yung boses ng nanay ko. Kumanta siya ng Moon River. So naiyak na ako. Tapos pagkatapos nun, lahat ng mga kapatid ko kumanta. Tapos binibigyan ko sila pera isa-isa. Tapos naghaharutan lang kami. Sa edad kong to, yun yung very first time na na-experience ko na nagsisingalong kaming pamilya. Tapos nagtatawanan lang kami. Tapos first time kong narinig yung mga kapatid ko na yung kumanta sila. Kaya sabi ko, my God. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi at least na-experience ko to. There's a lot of catching up to do.
'Di ba kasi ang tatanda na naming magkakapatid. Pero ang sarap magpakabata ulit na para kaming mga bata na naghaharutan. Tapos kumakanta kasama yung nanay namin. So yung ganung moment, ang sarap lang, sa sobrang sarap na iyak ako. The good news is I know that the Lord will still give us tomorrow and the day after tomorrow and the days after the day after tomorrow to still celebrate life together and cherish one another as a family. Alam mo, masyado mo akong pinabibilib. Kaya sasali talaga ako na binibiling-binibilis next year eh. Sobrang mo akong pinapabilib na yun. Ano ang biggest misconception sa'yo ng mga tao? Ano bang biggest misconception sa akin ng mga tao? Feeling ko yung iniisip nilang matagal na to, parang yun ang lagi ko nalang minsan napipi ko na rin ako, parang paulit-ulit na, paano ko i-defend yung sarili ko? Kailangan ba nila akong makilala, makasama sa bahay para malalaman nalang hindi? Feeling ko talaga, ang biggest conception nila about me is that yung bakla ako. Ano ka ba? Nakatawa yun? Diba? Hindi kasi ako bakla. Straight ko ako. Anak, maraming salamat. Thank you. Ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda ng aura mo. Tsaka bilib na bilib ako sa'yo. Sobra. Thank you. Dahil at least ngayon, nagkita tayo. Diba? Gumawa tayo ng dahilan para magkita talaga. Diba? Effort. Kinailangan pa nating singitan ng trabaho para magkita tayong dalawa. Kasi kung hindi, may sisingit na iba sa schedule. Kaya yung schedule, ay hindi, sa aming mag-ina to. So, anong gagawin nyo? Magbablog kami. Diba? Thank you very much. Naku, thank you, anak. At mga kaibigan at mga anak, ayan, nakita nyo na. Okay? Sana nagustuhan nyo ang aming vlog ngayon ng aking anak. At alam niyo na, nakasugat na sa bababa, alam niyo na. At maraming salamaste sa inyong lahat.